Ito talaga ang problema. Saan ako makaka-order? Tuloy, natanggol. Limpad siguro ng hangin. Oh, ano niya? I miss you, pa. We miss you too, guys. Everything cool? Yeah. Okay. Ayan. Okay. Guys, andyan na yung mga anak ko. Nandito na rin. Tapos si Mami. Magkasano, non-stop yung ginawa natin. Wow. Yung biyahe natin, halos wala tayong hinto talaga. Dire-diretso, ang lalayo ng pinuntan natin. Kumbaga, nagpunta tayo ng Midwest, US, going to East, Ontario. And then going back to West Canada. Git dyan sa part ng Alberta. Who knows? Pag ma-deliver ako doon sa Alberta, papunta na rin tayo ng West Coast. Vancouver. Good morning! Ayan. Nandito na tayo ngayon sa border ng Manitoba tsaka Ontario dito sa skill na to. Yes! Magsisimula tayo. Itong load natin to, as usual, sa previous video natin, pick up tayo sa Ontario. Tapos i-deliver natin itong load natin ito sa Calgary, Alberta. Since dadaan naman ako ng Winnipeg, magpapark muna ako doon, tapos madaling araw na ako bukas magsisimula. Kasi saasig ko pa naman ang delivery nito. Ayan, magpe-pre trip na ako. Ikutan lang natin sandali guys itong truck natin bago tayo tuluyan dumire-diretso. Pre-trip ba? Para sa ganun sigurado na wala tayong nakaligtaan, walang problema. Ayan. Tara, samahan nyo ako guys, baba tayo. Okay. Alright, kunin natin yung pumukpok. Pupukpukin natin ang buti na lang may ilaw akong maganda. Nahanap ko yung ilaw ko na may kabit ko sa GoPro. Siyempre, as usual, temperature 34 ang set point, 33 ang box. Mga ilaw sa baba, hanggang doon sa taas. Ayan. Lahat yan, gumagana. Ganda-gandang tigas ha. Of course, nasa kalahati pa, doon na ako sa heating limb magpapagasolina. Tigasan. Ayan, ganda ng tunog. Siyempre dito, check natin dito sa ilalim. Kahit madilim, kailangan natin gawin. Kailangan natin ayusin o tignan kung ano man. Na baka mamaya mayroong hindi kaya-aya rito, at least dito magawa. So, dapat hindi nagra-rub. Dapat nakakang siya. Kasi kapag nagra-rub siya, habang tumatakbo ang truck, may tendency na bubutas itong mga airline nito. Ngayon, wala na. Pag nangyari yan, wala ka ng preno sa likod. Ito, number one ito, itong mud plug kasi kapag ito nanon ng bato, makakatama ka sa likuran mo, aksidente yun. Alright, okay, sa likod ilaw lahat, sa taas, sa baba gumagana lahat yan ha. Sigurado, make sure natin itong silde hindi naputol, para kahit tulog tayo ng gabi andyan lang yung sild, ibig sabihin walang dumugas sa ating pangarga sa taas. Ako, gustuhan ko lang dito sa mga equipment ng truck guys, talagang fully maintained itong mga equipment nila eh. Wala akong masasabi. Alright, now yan. Ilaw ni Cordapia.
Alright, okay na yun. Ito talaga ang problema. Saan ako makaka-order? Tuloy na tanggol. Limpad siguro ng hangin. Oh, ano yan? Saan ako makaka-order niyan? Okay. Alright. Alright guys, ayan. Tuloy-tuloy na tayo. Dahan tayo sa Winnipeg. Dahan tayo sa bahay para makita ko yung mga bata. Si Mrs. Siyempre. At saka makakuha na rin tayo ng dagdag sa baon natin. Umalis ako sa bahay nung pecha 20. Anong pecha na ngayon? Atres, ados na. Ang delivery ko nito, asin ko. So bali, nagpunta tayo from Winnipeg, no? Punta tayo ng Brandon, Manitoba, nag-pick up tayo doon. Deliver tayo sa Watertown, Wisconsin. Tapos dumiretso tayo sa ano? Dumiretso tayo doon sa Sheboygan. Tapos yung load natin pumunta ng Moncton, New Brunswick, kung saan ang dami nating na-meet ng mga kababayang Pilipino na bagong dating na truck driver. Guys, kung gusto niyo mag-apply, yan. Apply kayo sa agency na nabanggit sa video ko. Ayan. At ano pa? Pagkatapos nating mag-deliver doon sa Moncton, dumiretso tayo ng Lakeville, Nova Scotia. At pagkatapos noon, nag-deliver tayo ng load sa Newmarket, Ontario. Tapos tapos na yun, nag-pick up tayo sa Guillenbury, Ontario. Tapos ang load natin ito, didiretso naman ito ngayon sa Calgary, Alberta. Dadaanan natin syempre ang Manitoba. Ayan. Since makakadaan ako nito, mayroon pa akong spare time kahit mga 10 hours lang dito sa bahay. Iti-take ko na para makita ko lang yung mga anak ko, tsaka mga siyempre pamilya ko, misis ko. At tsaka makakuha na rin ako ng dagdag sa baon natin. Guys, tuloy-tuloy lang. Kumbaga sa ano, non-stop yung ginawa natin. Yung biyahe natin, halos wala tayong hinto talaga. Dire-diretso ang lalayo ng pinuntan natin. Kumbaga, nagpunta tayo ng Midwest, US, going to East, Ontario, and then going back to West Canada, it dyan sa part ng Alberta. Who knows, pag ma-deliver ako doon sa Alberta, papunta na rin tayo ng West Coast, Vancouver. Yan. Layo yan. Alright guys, good morning. Yan, maliwanag na. Yeah! Yan, medyo madilim-dilim pa ngayon, maliwanag na. Pero malapit na rin naman ako sa bahay. Maganda at pasalamat ko pa rin. Kahit pa paano, talagang maano ang isto ngayon. Nakakapagtaka nga eh. Ang isto ngayon hindi masyado. Dapat yung mga ganitong pagkakataon, tagaktak na ang isno eh. Kaso wala pa rin eh. Hindi mo alam kung anong nangyari. Nag-ship yata yung weather dito sa Canada. Pero papor sa ating mga truck driver yun, kasi kahit papano hindi na tayo maruproblema ng snow ang ngayon. Hindi ka na masyado magkakaday na wala na yan. Kasi maganda, kita nyo. Ayan, kita nyo guys. Nandito na tayo sa Manitoba, which is kung saan ang Manitoba ay isa sa mga
matitinding lugar dito sa Canada sa snowan, pero kita nyo, walang ka-snow-snow sa espalto. Maganda. Hindi ko alam sa part ng Alberta, hopefully hindi masyado. Meron din sa Vancouver, kung sakaling mapagawi tayo doon, dire-diretso tayo ng Vancouver kung may, kung ang reload natin ibibigay sa atin papuntang Vancouver. Pero yun talaga ang expected ko papuntang Vancouver ang reload ko niyan. Yan, tuloy-tuloy lang tayo. Alright guys, andito na tayo sa Winnipeg, mga kalating oras na lang, doon na tayo sa pagpaparkan natin. Yes! Walang snow. Asang ka, snow? Thank you. Guys, andito na tayo, malapit na tayo sa pagpaparkan ko dito sa Husky. Si Mrs. sundawin na rin dyan kasama mga bata, susunduin ako. Magpagas up muna ako para bukas ng umaga hindi na ako gagawin sa pagagas kasi ang lamig-lamig. Madaling araw ako magsisimula bukas. Hey. Headingly. Ayun na yung malaking flag ng Canada. Mag-top up muna tayo rito. Maglalagay ulit ako ng mga 300 liters. Tama-tama na ito hanggang ship current. Mas mura doon. Doon ako sa Alberta, Calgary Alberta, mag-full tank. In 3 quarters of a mile, turn left on Bridge Road, then take the first right. Turn right on Portage Avenue. Nako po, sarado pa yata yung isang ano nila. Ay, hindi. Alright. Sana bukas yung isa. Yun. Okay. Turn right, then take the first left. Yan guys, tingin ko lang itong jacket ko, magja-jacket lang ako. Ay malamig. Liters lang, okay na.
gloves. The app is not working. Sobrang lamig eh. Sakit eh. Anyway, ayan, tapos na tayo nagpagasolina. Gahanap ako nung magpaparkingan ko na may sisipti ko tong load. At dito, tama rito. Yatras ko dito. Para sa ganun eh. Kahit wala tayo eh. Wala tayo rito, hindi tayo madali naman. Na lang, mas maluwang dito. Masyado na. Maano doon eh. Dito guys, iatras ko dito. Sagad ko dyan. Dito. Nandiyan na rin sila misis. Mga bata. Babayin ko muna, tignan ko sa likod. Babayin natin, tignan natin sa likod. Kung gaano kalayo. Para makita natin kung safety yung ating load. Alright! Saktong-sakto. Ayan, wala nang makakagalaw yan dyan. Siyempre, guys, nandito na tayo sa Winnipeg. Eh, ano tayo sa mga bata? Hello, mga batahan. Batite. Hi, honey. Bakit mami na iPad? Blaise. 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 Okay. Oh, Diyos ko po dito mga anak ko. Say hi to the camera. Hi, camera. I miss you, pa. I miss you too, guys. Everything cool? Yeah. Okay. Ayan,
Okay. Guys, andyan na yung mga anak ko. Nandito na rin. Tapos si Mami. Wow. Ay, si Mami guys ha. For sure. Guys, uwi lang muna ako. Replenish supply. Tapos siyempre, bukas ipagpatuloy natin. So paano mga kaibigan, no? Hanggang sa muli natin pagkikita. Ang layo ng pinuntahan natin. From East Coast to West Coast naman tayo ngayon. Yung ako nung tutunod na reload ko pagkatapos kong makapag-deliver doon sa ano, doon sa Calgary sa 5. Yan. Guys, thank you for watching. Hanggang sa muli, no. Ingat kayo lagi yan. Peace out. Bye-bye for now. Lakay Pinoy Tracker.